kinukonsidera ng Korte Suprema ang panawagan ng ilang senador na gumamit ng wikang Tagalog o Filipino sa mga hearing. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pinapayagan na rin talaga nila ang paggamit ng Filipino para mas maintindihan at mailapit pa sa mga Pilipino ang kanilang mga desisyon. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Kung ikaw ang tatanungin, pamilyar ka ba sa ibig sabihin ng salitang arraignment? Hindi po. E ang temporary restraining order? Parang hindi po siya muna papupuntan yung ganun. At paano naman ang subpoena? Pag alam ko, yun yung, you know, yung binababa pag kunwari, may kasalanan. Kabilang ito sa mga karaniwang salita na nababanggit sa mga pagdinig o kautusan ng mga korte. Pero marami sa ating mga kababayan, hindi naman ito naiintindihan. Kaya naman sa isang committee hearing ng Senado nito lang Lunes, kasama ang sangay ng Hudikatura, nanawagan na si Senator Robin Hood Padilla. Hindi po ba pwede magkaroon din po ng Pilipino na desisyon o yung proseso ng kanilang hearing? Hindi naman po ako nagdi-discriminate, pero halos 80% ating pong mga nakakulong, hindi po nila naiintindihan talaga. Tugon naman ng Korte Suprema, naiintindihan nila ang punto ng senador at maaari naman itong ikonsidera. At sa ngayon, sa mga pagdinig, pinapayagan na rin talaga ang paggamit ng salitang Filipino. Tayo may interpreter. That is allowed po. Pagka yung pong akusado, gusto rin niya magsalita ng Tagalog or any dialect for that matter, ang Supreme Court ay may tinatawag na strategic plan for innovation. No? Kasunod niyan, ang Court of Appeals naglabas na rin ng isang desisyon na nakasulat sa Tagalog na nilagdaan nito lang September 15. Para sa mga ordinaryong Pilipino, mas madali itong intindihin. Sabi ng Korte Suprema, hindi ito ang unang beses na naglabas ng desisyon ng Korte na nasa wikang Filipino. Pero inaasahan ng marami na masusundan pa ito. Bago yan, mismong ang Malacanang, tiniyak din na sa kanilang mga pahayag, sisikapin nilang ipaabot ito sa paraang mas malinaw at mas maiintindihan ng lahat. Makukomit ko po yung notices namin will be in both English at Filipino. May direktiba din po ang ating mahal na Pangulo to intellectualize o gawing mas intellectual o magkaroon ng mga diskurso sa wikang Filipino. Nang sa gayon ay tumaas ang antas at gaya nga ng sinasabi natin, magkaroon ng mas malawak na paggamit ng Filipino. Mahalaga ang wika at komunikasyon para sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Kaya't pagtitiyak ng pamahalaan, gagamitin nila ito para sa iba'y pang pag-unlad ng bansa. Mela Lesmora, Para sa Bayan.